Magsitay na po ang lahat at ating dasalin ng Regina Celi. Sa ngala ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Pray na sa langit, magalak ka, aleluya. Sapagkat ang minarapat mong taglayin, aleluya. Ay muling nabuhay ayon sa kanyang sinabi, aleluya. Ipanalangin mo kami sa Diyos, aleluya. Magalak ka at magpakaligaya, o Birheng Maria, aleluya. Sapagkat ang Panginoon ay totoong muling nabuhay, aleluya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariyang Birheng, Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamta namin ang galak ng buhay na di matatapos. Niluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Magsiyo po muna ang lahat.
Pagsitoy na po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayon po ay muli tayong tinipon ng ating mahal na poong Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya nararapat lamang po na aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, pinabubuti mo ang mga mamasama at ginagawa mong maging banal ang mga dating alibugha. Makapiling kanawa namin sa lahat ng iyong ginagawa. Makapiling kanawa namin sa iyong mga handog na kusa. Ang iyong mga pinabuti ay wag nawang magsawa sa pagiging matatag sa banal na adhika sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na nung nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hentil ang mabuting balita at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na, tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus.
gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hentil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon hanapin ng ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasyako'y huwag nating ligaligin ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inahandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiipid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautosan ni Moises ay binabasa sa mga sinasagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangapangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay ipinahayag, gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon, papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Magsitay na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung papaanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig.
Kung tinitupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, mayroon pong isang awit na kinanta si megastar Sharon Cuneta na pinamagatang Sana'y Wala Nang Wakas. At ito po yung sinasabi sa lyrics ng kanta. Sana wala nang wakas kung ang pag-ibig ay wagas. Paglalambing sa iyong piling ay ligaya kong walang kambing. Kung hindi malimot ng tadhana, bigyang tuldok ang ating ligaya. Walang hanggan ay hahamakin pagkat walang katapusan kitang iibigin. Kahit na ilang tinik ay kaya kong tapakan kung yan ang paraan upang ang landas mo ay masundan. Kahit ilang ulit mo akong saktan, hindi kita maaaring iwanan. Kahit ilang awit ay aking aawitin, hanggang ang himig ko, maging himig mo na rin. Kahit ilang dagat ang dapat tawirin, higit pa riyan ang aking gagawin. Sana'y wala nang wakas. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, marahil nasagot na noon pa ang pangarap na pag-ibig na sana'y wala nang wakas. Dahil sa muling pagkabuhay ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, hindi nagtagumpay ang kamatayan. Umusbong ang buhay at sa pag-usbong ng buhay ay nakatakda ito sa isang buhay na walang hanggan. Sana'y wala nang wakas. Oo, sa pamamagitan ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ito ay naging posible dahil ang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat, walang kapantay. Tinupad ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ang kaniyang pangako sa Ama hanggang kamatayan sa krus. Hindi tayo binigo ni Kristo dahil labis-labis ang pag-ibig niya sa Ama at labis-labis ang pag-ibig niya sa ating lahat. Kaya ngayon, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tunay ngang masasabi natin na wala nang makapaghihiwalay pa sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga't ang kantang ito
ay parang love song ni Kristo para sa ating lahat na bumubuo sa kaniyang simbahan na walang katapusan niya tayong iibigin na kahit ilang tinik at kahit ilang krus pa yan ay kayang-kaya niyang yakapin at hagkan upang tayo ay masundan at huwag mapahiwalay sa kaniya na kahit ilang beses pa nating saktan ang ating Panginoon, hinding-hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hindi po katakatakang narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang habilin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na magmahalan tayo katulad ng pagmamahal ng Diyos Ama sa Kanya at katulad ng pagmamahal niya sa Kanyang mga alagad. Sinasabi natin na ang pinakamahalagang kabutihan ay ang pag-ibig at dapat nating maunawaan ito dahil ang pag-ibig mismo ang ating pagkakakilanlan bilang mga Kristiyano. Dahil hindi ka pwedeng tawaging Kristiyano kung hindi ka marunong umibig. Uulitin ko po, hindi ka pwedeng tawaging Kristiyano kung hindi ka marunong umibig. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay dakila at walang katapusan kahit sa kabila pa ng ating pagkakasala at pagkukulang sa buhay. Kaya nga po ibinigay sa atin ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo'y iligtas mula sa kuko ng kasalanan, kasamaan at kamatayan. At sa gayong paraan, tayong lahat din ay matutong umibig at magmahal. Sana'y wala ng wakas kung ang pag-ibig ay wagas. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ano pa ang hindi kayang ibigay ng Diyos alang-alang sa pag-ibig? Pati ang kanyang kaisa-isang anak ay inihandog para sa atin. Ito ang tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na walang wakas. Isang pag-ibig na magpapatuloy at hindi ihinto. Ito ang pag-ibig na inaasahan sa bawat isa sa atin. Ang pag-ibig na gaya ng pag-ibig ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Isang pag-ibig na wagas, pag-ibig na dalisay, pag-ibig na handang magsakripisyo, at pag-ibig na mapagbigay at hindi iniisip ang kaniyang sarili. Kaya lagi po nating tatandaan ang habilin sa atin sa ating ebanghelyo. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang utos ng aking Ama at ako ay nananatili sa kaniyang pag-ibig. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, naway manatili tayo sa pag-ibig ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. At sigurado po tayo, tayo ay mamumunga at kailanman hindi tayo mapipigo. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Magsitay na po ang lahat. Mapagmahal kong mga kapatid, sinabi ni Kristo,
Kung mamamalagi kayo sa akin at mamamalagi sa inyo ang mga pananalita ko, hingin ninyo ang anumang loobin ninyo at magkakagayon sa inyo. Manalangin tayo ng may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang nakapagpapasigla ng loob. At sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang ating simbahan, naway maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga hindi sumasampalataya, naway makilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga mag-asawa, naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magdiwang ng walang katapusan sa tahanan ng Diyos sa langit, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin at puspusin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintahin pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihin niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan
at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal
at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli ay ipinapaalala sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Kaya inaanyayahan tayo na manatili tayo sa Kanyang pag-ibig upang tayo ay mamunga at sumagana sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos. Ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang sinumang sa akin nananahan, mananahan din ako
siya'y mamunga ng masagana. Siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paanong mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan. At bilin ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Inango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon'y pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila
ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.